So pagkatapos ng laban ni Astrolabio at saka ni Casimero, ito naman yung aabangan natin ngayon. And I'm telling you, sobrang ganda nitong laban na ito ni Devin Haney at saka ni Lomachenko. At ang tanong sa akin kagad ng mga tao, sir, kanino ka ba dyan? Sasagutin na kahit na kagad kasi nakasulat na dyan. No? Pero ang sasabihin ko po sa inyo, no, ang ganda rin ng undercard po nito. Tapos meron po akong rumor kay Angkahas. At magbibigay din ako ng reaction tungkol dito kay Rolando Romero na parang... Sinuwerte, no? Nabigyan siya ng world title dahil doon sa laban niya kay Ismael Barroso and more. So, ako po si Pao Salud. Just in case di ka pa nakasubscribe, ano pa hinihintay mo? Subscribe, hit that notification bell. Are you ready? Here comes the boom, boom, pow. Masaya talaga tayo pag-usapang boxing. Pero sabihin ko lang, good luck po. Nakasulat po dito sa Ring Magazine or ringtv.com na may laban din po sa May 20th po ang isa po nating kababayan. Ang matindi ang kalaban niya, si Hiroto Kiyoguchi, si Roland J. Biendima. So, suportahan po din natin yan. Gusto ko lang sabihin sandali na meron din pong kumakalat po ng mga balibalita na mukhang si Jerwin Angkahas daw ay makakatapat daw ng IBF champion na si Takuma Inoue, ang kapatid po ni Naoya Inoue. So magandang laban din yan, wala pa pong detalye, so hindi pa po sure kung yan ba ay matutuloy o hindi, or totoo o hindi. Pero I just wanted to say, this is a good opportunity once again for Jerwin Angkahas para makabalik ulit ng world title. Maganda yan, supportahan po natin. Ito kay Rolando Romero, gusto ko lang sabihin sa inyo, mabilis lang to bago ko sabihin sa inyo kung ano talaga ang ramdam ko dito kay ano kay Loma at kay Haney. Pag-usapan natin ano. This weekend kasabay din po 'yan ng mga laban ni Vincent Astrolabio. Hindi ko talaga gustong panoorin yung Rolando Romero versus ano versus yung kalaban niya na matanda na eh si Ismael Barroso. I really thought it will be a dominating win for Rolando Romero, pero to my surprise, kasi maaga po natapos yung laban eh, no? To my surprise, bateka, parang natatalo po si Romero. Napanood nyo ba yung laban? Miski sa highlights, guys, 40 years old tong kalaban niya for the WBA World Super Lightweight, vacant yun, sinuwerte siya. Medyo, of course, there were some conversation about the early stoppage and, you know, we know Tony Weeks, we want to give big respect, but in our opinion, medyo ano nga, premature nga yung stoppage. But again, that's just our opinion, and we let the officials take care of that. But Rolando Romero, yes, was indeed probably gifted with that belt. Sinuwerte siya, pero medyo nakakahiya ng konti, no? Kasi biruin mo, Rolando Romero, just before yung talo niya kay Gervonta Davis, no, parang ang tingin sa kanya ay ang galing-galing, lakas-lakas, pero during that fight kay Ismael Barroso, he looks normal and actually he doesn't look as the way he should look. Again, sa 40 years old na napabaksak pa siya. I watched the replay again and you know, Ismael from Venezuela, actually sa akin ano, he deserved the win. And I'm looking at the ano, the unofficial scorecard dito, nakita ko dito unofficial scorecard from BoxRec, 75-76, 74-77, 73-78. Lamang na lamang po sa lahat ng scorecard itong si Ismael Barroso. So medyo Rolando Romero panalo nga siya doon, pero nawala yung kanyang super hero cloak, or parang ano, medyo disappointing na konti. Speaking of superhero cloak, for a long time, ito na, Lomachenko na to at saka Haney. For a long time, Lomachenko is called to be the Matrix, high-tech, parang ibang level siya, eh, no? Parang siya si Neo sa The Matrix, eh. Pero until recently, medyo parang nagiging tao na rin itong si Lomachenko. At syempre, Lomachenko, meron po siyang dalawang talo kay Chufimo Lopez at saka kay Orlando Salido. Yun lang po yung dalawang talo niya. But if you look at his past performance where he's winning anyway, pero parang iba na po yung Lomachenko, no? Medyo slow starter na siya. And Devin Haney is the master tactician. So, ang gandang laban nito. Kaya nga tingnan mo sa poster pa lang, undisputed chess match. And I believe this will be a chess match, but it will not be a boring chess match. If you're a hardcore and a pure boxing fan,
you will love this boxing event. And katulad sa title ko, nakasulat sa baba, puso ko kay Loma. I want Lomachenko to win, but utak ko kay Haney, because again, sa akin, panapanahon ang pagkakataon. Maibabalik pa bang kahapon? If maibalik ni Lomachenko, and if he starts early, Lomachenko will get a chance. But underdog po si Lomachenko, I already look at the stats. Siya po ang tihado dito. Ibig sabihin, malaki ang panalo dyan. Pero again, we don't promote gambling. I'm just letting you know the odds because it's part of the sports anyway. So, I hope Lomachenko win. But if Lomachenko is slow starter, kasi parang ganun nangyayari sa kanya, medyo matatalo siya. And Devin Haney would defeat him via, most probably via decision. And I'm thinking that this fight will go to a decision. Sa ano pa lang eh, chess match. So mga pure hardcore fan, expect this will be a 12 round fight. Expect, no? But expect the unexpected. Speaking of that, bago kayo umalis, gusto ko lang sabihin sa inyo na stock ang ano na to, ang boxing event. Junto Nakatani versus Andrew Maloney, yung kapatid po ni Jason Maloney na nakatalo kay Astrolabio na world champion, ha, ilalaban din sa championship kay Junto Nakatani, matindi rin to, WBA World Super Flyweight. Si Raymond Muratalia po against Jeremiah Nakatilia, ang gandang laban nito. Prospects fight. Oscar Valdez will also be on the card versus Adam Lopez. Si Nico Ali Walsh, undefeated na apo ito ni Muhammad Ali, will also be there. Basta maganda yung card, panoodin natin. It will be on Bob Arum Top Rank ESPN Plus po. So sa Amerika, sa Pilipinas, guerrilla mode, bahala na kayo. But if you ask me who's gonna win, Haney, utak ang sundin natin. But I'm cheering for Lomachenko. Yun lang.